Okay, so hello everyone. Today ang ituturo sa inyo ngayon is on how to create a two-dimensional array. Okay, so kung hindi nyo pa alam yung what is single-dimensional array or tinatawag natin 1D okay, or sa iba is one-dimensional array, is mas maganda panoorin nyo yung previous tutorial natin about array in C++. Okay? But then, continue tayo dito sa 2D array. Okay, so paano ba yung 2D array natin and then saan siya ginagamit? Okay? So magandang gamitin itong 2D array natin kapag gumagawa tayo ng program na halimbawa, ang data natin or ang data structure natin is parang table. Okay? Let's say for example, pixel ng isang picture. Okay? So kung mapapansin niyo, ang pixel ng isang picture is composed of columns and rows. 'Di ba? Okay, so meron tayong column 1, column 2, column 3, row 1, row 2, row 3. Okay? So ganun din 'yung ating two-dimensional array. Okay? So doon natin siya 'yung sa mga ganung data structure natin siya pwedeng i-apply. While doon naman sa single dimensional array or one dimensional array is most likely list lang yung ginagawa natin sa kanya na data structure, ba? Kapag ka kapag tinatawag natin yung array natin sa one dimension na one dimension, ang gagawin natin ang structure niya is parang single list lang. Okay, so dito is table, ano po, by grid. Okay, so ganun yung gagamitin natin dito sa array. Okay, so example na lang natin. Example natin is gagawa tayo ng, let's say for example, okay, halimbawa gagawa tayo or gusto nating makapag-store ng data na ganito ang itsura. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, so dito, ang nangyari is we have 3 rows, 1, 2, 3, and then we also have 2 columns. Okay, so yung 2 columns natin is composed of ang number na ilalagay natin is itong 1, 3, and then itong 5. And then yung second column natin is 2, 4, and then yung 6 natin. So pagpalagay natin na yan yung magiging yan yung gusto nating ilagay doon sa ating array. Okay? So paano yung syntax natin sa paggawa ng two-dimensional array? Okay, so first of all is kailangan muna natin maglagay ng or mag-initialize ng ating data type. Okay? Followed by variable name. Okay, so ang variable name dito is lalagay ko na lang my 2D array. Okay? Followed by yan. Angle bracket. Sa single sa one dimensional array natin, ang ginagamit natin is isa lang. Ano po? Isang bracket, isang set lang ng angle bracket natin. But dito sa two-dimensional is two sets of angle bracket yung gagamitin natin. Okay? So dito, tatandaan nyo lang lagi, itong part na to, okay, itong part na yan, yan yung tinatawag na, yan yung nagsisymbolize for our row. Okay? So ito yung row natin. Okay, so ibig sabihin, pag nag-set tayo ng number niyan, let's say for example, nag-set tayo ng 3. Okay, 3 rows yung mabubuo natin. Okay, while dito naman is yung ating tinatawag na column. Okay, so ilalagay natin dito is 2. Bakit? Ang 3 natin is 4 rows natin. Okay, so ilan bang rows nang meron tayo dito? 1, 2, 3. Okay, kaya 3 yung nilagay natin dyan. Again, itong first bracket na to talks about rows. Okay, and then itong second bracket natin is
4 columns. Okay, so ilang columns ba tayong meron dito? Ang columns natin dito is, ayan. So, 1 column. Ayan, itong first column natin, 1, 3, 5. Second column natin is 2, 4, and then 6. Okay, so yan yung pwede nating, ito yung pwede nating gamitin na numbers dyan. Okay, kung ganito yung gusto nating palabasin na output. Okay, so paano ba tayo mag-i-store ng data dito sa ating two-dimensional array? Okay, so pagka nag-declare tayo dyan, sabi nila, two-dimensional array is array of an array. Okay, ibig sabihin, array sa loob ng array. So, paano yon? Okay, so kapag nagde-declare tayo ng array, lagi tayo nakaganyan. Okay, curly bracket. But, ngayon, ang gagawin natin is, sa loob ng array na yan, maglalagay pa tayo ng bukod na array natin. Okay, so lagay natin dito, for example, 1 and 2. Okay. Next is that is separated by commas. Okay. And then paste na lang natin 'to. Sorry. Okay, paste natin 'to and then baguhin natin 'to. Ito dapat ay 3. Then this one is 4. Then separate ulit natin ng comma. Then, enter. Tapos, lagay tayo dito na. Five and six. Okay? So, ito yung setup or declaration ng value ng array natin. Okay? So, kung mapapansin nyo, halos pareha siya dito sa ibabaw natin. Okay? Kasi, ito yung first row, second row, and then this is our last row, which is the third row. Kasi third row yung nilagay natin dito. Okay, and then this is for the column. Ayan, so yung 1 natin, yung 3, and then yung 5. And then second column natin is yung 2, yung 4, at saka yung 6 natin. Okay, so paano ba natin tatawagin, or paano ba natin ina-output itong array natin or two-dimensional array natin. So, gawa lang tayo dito ng cout. Okay, so this is the most common or for the beginners para tawagin natin yan. Okay, so dito, ang gagawin ko dito is ilalagay lang natin ito. Ayan, followed by the brackets. Okay, so lagi nyong tatandaan, katulad rin ng one-dimensional array natin, laging nag-i-start yan sa 0. Okay? Lagi siyang mag-i-start sa 0. So, ibig sabihin, para matawag natin itong number na to, ilalagay natin dito dapat is 0 and then 0. Okay? Bakit 0 and 0? Kasi, kung titignan natin sa table natin sa taas, kung titignan natin sa table set natin sa taas, pag nag-start yung array natin, lagi siyang mag-i-start dito sa row 0 and then column 0 at the same time. Okay? Row 0 and then column 0 at the same time. Okay? So, mamaya mas maintindihan nyo siguro kapag dinamihan na natin. Okay? So, try muna natin tawagin itong kung gagana itong program natin. Okay? So, test natin. So, save ko lang. Save and then F11. Okay, so meron tayong error. So, ano kaya yung possible error natin dito? Okay? So, check natin. Two-dimensional array. Okay, so kung mapapansin nyo, ano yung kulang sa atin? Sabi sa atin is, eto, ayan, expected, comma, or semicolon before cout. So, ibig sabihin, dito po yan sa ibabaw. Okay, kulang tayo dito ng
semicolon. Okay? So, ito, pwede naman natin itong declare, isulat ng kahit hindi ganyan. Okay, papakita ko sa inyo namin. Try muna natin ito, i-run. Okay, F11. Okay. So, ito yung ating naging output. So, ang naging output natin is itong 1. Diba? 1. Kasi, yung 1 natin is located at column 0 and then, located on row 0 and column 0. Okay? So, ganun yung ating structure dyan. Okay? So, check nga natin. Anahin ko dito. Halagyan natin dito ng instruction. Comment. Int my 2D para hindi kayo narito. 2D array. Okay? This is for the row and then this is for the column. Okay? So, dito, kung babaguhin natin to, this is the variable. And then, this is the data type. Okay? So, ganyan lang yung syntax niyan. So, data type natin is integer. And then, variable natin is my2d array. Ang row natin is 2. Ang column natin is 3. Followed by the, eto na. So, kayo nang bahala dyan. Okay, so pwede nyo naman to i-declare ng pwedeng sunod-sunod yan. Pwede isulat nyo dito ng sunod-sunod yan. Like, say for example, ganito. Ayan. Okay, so wala nang problema kung i-align nyo siya ng ganyan. Purpose lang natin dito is para mas madali nating maintindihan yung ating discussion. So, ibalik ko lang muna. Okay. So, kanina natawag na natin yung array, yung row 0 natin and then column 0 natin. So, tawagin naman natin itong si second column natin under row 1. Okay? So, dito, para mailagay natin siya, okay, para malagay natin siya, ito is nasa column 0 pa rin tayo. Diba? Column 0 tayo. So, lagay na nga natin dito. Lagay ako dito ng comment para mas madali. Okay. So, dito ay lagay natin is row 1 a row 0. Okay, row 0 yan. Okay, lagay na natin dito. And then this is our row 1 and then this is our row 2. Okay, wala na sanang malilito ha. Ayan, ang dineclare natin is tatlong row, pero mag-i-start siya sa 0. So, 0, 1, 2. Okay, so kaya kailangan panoorin nyo yung first tutorial natin about arrays para mas madali, para hindi kayo nalilito dito. Okay? So, dito, maglalagay naman tayo ng column. Call 1 and then call 2. Okay. Yan. So, column 1 natin is itong column na to. And then column 2 natin is itong column na yan. Okay. So, tawagin na natin yung ating sorry. Column 0 pala, sorry. Column 0 and then column 1. Bakit? Kasi nga, mag-i-start pa rin sa 0. Sa loob ng memory natin, mag-i-start yan from 0. Okay? So,
paano natin tatawagin ito? So, nasan ba siya kabilang? So, nasa row 0, laging 0 yung mauuna, ay laging row yung mauuna followed by column. Nasa row 0 and then column 1. Okay, so ibig sabihin, row 0, column 1. Okay? So, try nga natin kung matatawag natin yung 2. Lagyan na lang natin siguro dito ng space. Para hindi sila matikip. Okay? Save. And then, F11. Okay, so natawag na natin yung ating row 0 and column 0 followed by row 0, column 1, which is the 2. Okay, so sunod-sunod na natin. Okay, so pwede ko na itong i-copy paste. Paste na lang natin yan. Then, ito is tawagin natin ng okay, so natawag na natin yung lagay nga natin dito. Ito yung ating row 0 row 0 and col 0. Okay, dito lagay din tayo dito row 0 but column 1. Okay, so dito naman maglagay na tayo dito ng yan, nilagay ko na para mas madali nyo ma-visualize. So, ito na yung tatawagin natin. Okay? So, nasa row 1 siya. And then, column 0. Okay? So, lalagyan natin dito. 1, column 0 pa din. Okay? And then, paste lang natin to. Tawagin naman natin yung ating row 1, column 1. Okay? So, ilalagay natin dito. Row 1, column 1. So, dito, row 1, column 1. Okay? So, dito, may mali tayo dito. Dapat is, kung ang tatawagin natin is, row 1. Okay? So, dapat dito is 1. And then, dapat dito is 0. Okay? Tama ba? Okay, row 1, and then, and 0. Okay, so tawagin na natin itong last call, last row natin. Okay. So itong 5 is nandito siya sa row 2. Nasa row 2 siya. Okay, and then column 0. Ayan. Okay, so dito, row 2, column 0. And then, tawagin naman natin to, nasa row 2, column 1. Okay, nasa row 2, column 1 siya. So dito, lagay natin is 2. Okay, check nga natin. Okay, so try natin i-run itong output natin. Kaso nga lang mangyayari ito, magdidikit-dikit ito eh. Okay, kasi wala tayong NL. Magdidikit-dikit yung I mean, hindi siya mahati into different rows. So, maglagay pa tayo dito ng dito, lagay na lang tayo dito NL. Try natin i-run. Kung may error tayo, save and then F11.
Okay, so wala tayong error, gumana yung ating program, and then natawag na rin natin yung ating, ayan, yung ating, yung laman ng ating array, okay? So, katulad nung nandito sa ating dineclare, was almost the same lang din dito sa ating output, okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, dito naman nakalagay na kung ano yung respected array element nila. Okay? So, sana huwag kayong masyadong malito dyan. Okay? So, kung paano ko to dineclare, okay, so magpo-proceed na tayo. Kung paano ko to dineclare, ganun din ang takbo nito kapag tinawag na natin siya gamit yung for loop. Okay? So, paano ba natin to tatawagin gamit yung for loop? Okay, kapag nag-exercises na tayo, hindi na kayo pwede gumamit ng ganito. Ha? Kasi yung teacher nyo, kapag pagka sinabi na gumamit ng for loop, yes, kahit hindi niya na sabihin, ano po, kahit hindi niya na siguro sabihin, kailangan gumagamit na kayo ng for loop sa mga exercises nyo unless declared na hindi nyo kailangan gumamit ng for loop. Okay? So, try na natin tong i-aburahin. Okay, so aburahin na natin yan. Since natawag na natin siya or na gawa na natin siya. Okay? Huwag ko na lang kayo aburahin para hindi sayang. Ah, sige, aburahin na natin. Okay? Okay, delete. So now, paano natin siya tatawagin gamit yung loopings natin? Okay, ang haba kasi ng codes na ginawa natin kanina. So, paano natin siya tatawagin gamit yung looping natin? Okay, so dito, gagawa ako dito ng for loop. Okay, and then we're going to use the integer pa din. And then, ang data type natin siguro dito let i na lang. Okay, i is equals to 0. And then, i. Okay, i less than 3. Okay, mamaya paliwanag natin yan. And then, i++. Okay. Itong first loop natin is for our row. Okay, this is for our row. Ayan, mag-i-increment yung row natin. Ito yan. Okay, siya yung unang mag-i-increment. Bago isunod, okay, gagawa na tayo ngayon ng nested loop. Okay, so hindi lang sa conditional statement like if else tsaka switch case ginagawa yung nested natin. Okay, so dito rin sa loop natin. Kasi nga sabi natin, yung two-dimensional array is array of an array. Okay, so eto patatakbuhin natin yung first row natin. And then, kailangan meron din tayong taga-iterate. Okay, taga-iterate nung sa column natin. Okay, so gawa ako ulit dito ng for loop natin. Okay, inside our for loop. And tapos, gawa na lang siguro ako dito ng hij. Okay, so j na lang gamitin natin. J is equals to 0. Okay, kasi nga ang array natin is laging nag-start sa 0. Yung first location sa memory ng computer natin ng array is 0 yung umpisa niya. Okay, so next is j. Okay, less than 2. Bakit 2? Kasi yun yung ating column. We have 2 columns dito. 1, 2 columns. Okay? So, pag sinabi natin less than 2, that is the column 0 and then the column 1. Okay? So, yun yung less than 2 natin. Then, semicolon, and then j++. Sorry. Okay, j++. Okay, so meron na tayong pang-increment for our row. And then after that, meron na tayong pang-increment for our columns. Okay, so paano natin ipiprint yung ating array? Paano natin ito tatawagin isa-isa? Okay, so dito lalagay lang tayo ng cout. Okay, and then copyahin ko na lang ito. Sa mga tamad mag-type dyan. Okay. And then, i-declare natin dito, this is for our i.
yung row, and then this is for our column, which is the J. Okay, and then ayan, colon, semicolon pala. Okay, so check nga natin kung gagana itong syntax natin na to, no? Okay, so save ko muna, and then F11. Anong behavior niya? Okay, so gumana yung ating syntax, ba? Ah, sorry, parang hindi ata kita sa screen. Okay, so ito na yung output natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katulad ng mga numbers dito. Kung mapapansin nyo, tinawag siya sa order na katulad ng pagkakaprint natin kanina. Okay, so ito yung unang tatawagin. 1, 2, 3, 4, 5, and then yung 6 natin. Okay, so kung babalikan nyo kanina yung syntax natin, is ganun din po yung nangyari dito sa ating for loop na ginamit. Okay? So, paano natin yan magagaya or paano natin magagawa na same katulad nito? Okay? Hindi naman siya kailangan laging ganyan, pero kailangan malaman natin kung paano sila iaayos ng ganun. Okay? So, dito, ang unang muna natin gagawin, kasi ang unang mangyayari dyan, mag-iterate, is itong si I natin. Sabi dyan sa condition natin, I is equals to 0, sa initialization natin, I is equals to 0. And then, ang condition natin, if I is less than 3, okay, which is 0 nga yun, 0 less than 3, kapag ka nag-true siya dyan, gawin niya to. Okay? Gawin niya to. Okay, so ibig sabihin, nag-0 na to. 0 yan. Okay? Pag 0 yan, that is true. So, gagawin niya to, i-execute niya itong for loop sa ilalim niya or dun sa loob niya. Anong gagawin ng for loop dun sa ilalim niya? Kasi nag-array 0 na tayo dito. Nag-array 0 na tayo dito. Ayan. So, ito yon. Row natin yon. Row 0. Okay. So, dito, mag-iterate din tayo dito. Okay? So, ang gagawin niya, mag-initialization ulit na is J is equals to 0. And then, yung condition natin must be, dapat daw, is J is less than 2. Okay? So, at this point, ang value ng J natin is 0. Diba? So, ang value ng J natin is 0. Okay? So, kapag ka nag-run yung program natin, syempre, ang una niyang ipiprint, okay? Ang una niyang ipiprint is my 2D array, column, as row 0, okay? And then, column 0. Diba? Ganun ang mangyayari dyan. Okay. So, once na nagawa niya na tong task dito sa loob, mag-iterate pa rin ulit ito. Ito lagi ang mauuna. Okay? Uubusin niya muna itong condition natin. Mag-iterate siya ng mag-iterate hanggat hindi siya nagpo-false. Okay? So, ang mangyayari, pag pinirint niya na yan, ang mangyayari is mag-i-increment na yung ating J. Mag-i-increment siya as 1. Okay? So, ang mangyayari na, sa condition natin, is hindi na ito 0. So, yan is magiging 1. Okay? So, 1 less than 2, true pa rin naman yon. Ibig sabihin, baka kapasok pa rin or pwede pa rin na-execute ito. Okay? Dahil 1 is less than 2 pa din. So, that's why, ang magiging value na dito is row 0 pa din. Okay? But, ito is magiging 1 na. Kasi, 1 na nga yung latest value natin ng J natin. So, ito is, 0 and then 1. Okay? So, ano ba yung row 0 and then column 1 natin? Itong value ng 2 natin. Diba? Okay, next nyan. Okay, so, nag-a-iterate ulit to. Pagka na-print niya na itong pangalawang array natin, mag-a-iterate siya, mag-J++ ang gagamitin natin. So,
yung 1 natin madadagdagan na isa. Okay? And then iikot siya ulit dito sa for loop na to. But then, but that time magpo-false na 'yan, 'di ba? Magpo-false na 'yan kasi ang mangyayari is 2 is not less than 2. They are equal. So that's why hindi niya na ipiprint itong kasunod na to. Hindi niya na to ipiprint. Bakit? Bakit false na kasi 'yon? So kapag nag-false na diyan, okay? Lalabas na siya ng for loop na to. Okay? Lalabas na siya ng for loop na 'yan and then babalik na naman siya dito sa looping natin. Okay? Paglabas niya pala ng for loop na to, i-increment niya na yung value of i natin which is 0. Okay? Kanina 0, ngayon nung natapos niya na yung naubos niya na yung iteration dito, yung for loop natin, is mag-increment na siya ng 1. Okay? From 0 naging 1 na yung row natin. Okay, so ito magiging 1 less than 3 na yan. Okay, nung 1 less than 3 na yon, ang nangyari is bababa na ulit dito. Okay, pero this point, mag-i-start na tayo, hindi na sa 0 dito. Mag-i-start na tayo sa 1. Okay, ano yung 1 natin? Yung column o yung row 1 natin. So that's why, itong row 1, this is 1, and then babalik ito sa dati, magre-reset lang po yan, magiging 0 ulit yung j natin. Okay? So, kaya itong magiging value nito is 0. So, row, column 1, and then, row 1, and then column 1. Column 0. Ayan. So, ano ba yung row 1, column 0 natin? Walang iba kundi itong 3 natin. So, that's why, ipiprint niya yung value ng 3 natin. Okay? So, next nyan is, i-iterate niya naman to, uubusin niya na naman yan hanggat hindi yan nagpo-false, tatapusin niya yan, uubusin niya yung iteration dyan. So, mangyayari niyan, ito ay magiging 1 and then magiging 1 din to. Okay, ano ba yung row 1, column 1 natin? Ito po yan. See? 4. Okay? So, magpo-false na yan kasi magiging 2 na yung ating yung value ng ating j. So, pag naging 2 na yun, anong false na yun, mag-increment na ulit yung i natin. Okay? Kanina, 1 yung value, nag-increment ng isa, magiging 2 na yan. So, that's why, ang value na ng i natin dito is 2 na. Okay? Ibig sabihin, nasa row 2 na tayo. Ito na tayo. Nasa row 2 na. Okay? So, sa row 2 na yan, ang mangyayari, pabagsak na naman siya dito. Okay? Pero ang mangyayari niyan, ang value na nito is hindi na 1. Kasi nag-increment na tayo, ito ay 2 na. So, ibig sabihin, nasa row 2 na tayo. Okay? And then, ito, magre-restart ulit to from 0. Okay? So, ibig sabihin, ito is 2. And then, ito ay 0. Okay? Ano ba yung nasa row 2, column 0 natin? Okay? Row 2, column 0 natin. Walang iba kundi itong 5 natin. Diba? So, ito na nangyari. So, 2, and then, ang value nito, pag nira natin yan, ito ay 2, and then, this one is 0. Para malabas natin yung 5. Okay? And then, mag-iterate ulit itong loop natin. Okay? Pag nag-iterate siya, yung j natin from 0, magiging 1 na siya. Kasi, gagamit tayo ng incrementation dito. So, 1 less than 2, that is true pa din. So, that's why babagsak na siya dito. Okay? So, nag-iterate ba yung i natin? Hindi. Kasi hindi pa naman tayo lumalabas dito sa for loop natin na to, nasa inner for loop natin dito. Lagi niyang uubusin muna. Lagi niyang uunang tapusin is yung inner loop natin. Ha? Lagi niyang tatandaan yun. So, ibig sabihin, ang value pa rin ito, magre-retain pa rin siya into 2. But, ito, mag-iterate na siya or mag-i-increment na siya into 1. So, row 2, column 1, okay, ano ba yung value natin yon? Row 2, column 1, walang iba kundi yung 6. Okay? And then after nyan, kapag na-print na natin to, magpo-false na yan kasi magiging 2 na yung value ng ating j, gawa ng incrementation natin. Okay, kapag nag-true na yan, babagsak na yan dito, lalabas na siya dito sa looping natin, babalik na siya dito. Okay? Pero bago siya bumalik dyan, mag-i-increment muna ng isa yung i natin. Okay? From 2, magiging 3 siya. Okay? Magiging 3. So, dito sa condition natin, babagsak yon.
babagsak sa dito sa condition natin, ang mangyayari is magpo-falls na rin yan. Kaya yun na yung time na mag-e-end na yung program natin. Okay? So try nga natin ulit i-run. Okay. So yan yung ating two-dimensional array. So next naman, i-edit na natin siya. Paano natin mapupunta yan sa next line? Okay, dito, lagay lang tayo ng cout. Okay. And then end L. Okay. So try nga natin ulit. Save F11. Ayan. So naging ganun na siya. Okay. Next naman is lalagyan na natin siya ng spaces. Okay. So dito, paano kayo makakapaglagay ng spaces dito? Siguro dito pwede tayo maglagay. Ayan. And then double quote. Ayan. Space. Save and then F11. So meron din tayong tab na tinatawag, so pwede niyo gamitin 'yan. Okay, so this is our output. Ayan na. Okay? So row 1, row 2, row 3, ayan. And then column 1 and then column 2. Okay? Kung sa array natin pagbabasihan, ito is row 0, row 1, row 2, and then ito column 0 and then column 2 lang tayo. Okay, so that is the two-dimensional array. Okay? So next naman natin is paano natin tatawagin or paano tayo makakapag-input ng value inside our array. Okay? So ang gagawin natin, ito medyo ano na, medyo complex na siya. So sana wag kayo malito. Okay? So, popost ko muna to para mapunta tayo doon sa ating second video or second part ng ating video.